Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Shady. And for today's video, I share ko lang sa inyo yung update regarding my pregnancy, second pregnancy. So, this is my third trimester. I am currently in my 32nd week. Ito na ngayon yung itsura ng tiyan ko. Yan, medyo malaki na siya. Medyo mabigat na rin sa pakiramdam. Mahirap ng yumuko, mahirap ng umupo, mahirap tumayo. Pero kinakaya. Ang current na timbang ko, so sa ngayon, hindi ko pa na-check ulit. Pero last time I checked, that was maybe 2 weeks ago. 57.5, turning 58. Bago ako mabuntis, ang weight ko is nasa 49 kilos. Or 49.5, mga ganon. So, nadagdagan na siya ng mga 8 kilos from the time na nalaman kong buntis ako. Meron kasing range yan, tulad ng sinabi ko, kung ilan dapat yung madadagdag na timbang mo during your pregnancy. So, I think nasa up to 15 kilos. Kung normal weight ka, nasa 15 kilos. Are you reading a book, baby? Say hi! Hi! And regarding sa pagkakain, iniiwasan kong mag-rice na sa gabi. Last time nga kasi, di ba, meron akong pre-gestational diabetes. Tama ba? Yun. Kailangan kong mag-cut ng sweets. And i-monitor yung kinakain ko, yung proper diet. Hindi naman maiwasan, nakakakain pa rin ng sweets, and ngayon madalas ako sa milk, cereal, banana, yan, madalas. Pero sabi ni OB kasi before, nakakalaki daw ng baby yung too much drinking milk. So maybe once or twice a day enough is good enough. Pero ako umaabot ako ng 3 times a day ngayon, lately. This mga nag-start lang nitong March or February, ganyan. Napapadalas yung pag-inom ko ng milk. So far, wala pang ultrasound. So, hindi pa alam kung ano yung gender. Hopefully. Kasi ngayon, ang current situation dito sa Pampanga is lockdown. So, supposed to be last week dapat, last week, 2 weeks ago, magpapaschedule ng ultrasound, but unfortunately, up to now, hindi pa rin napapaschedule hanggang sa mag-lockdown na. Hindi pa rin nakakapagpaschedule ng ultrasound. So, hopefully, after lockdown or after Holy Week, makapagpaschedule na ng ultrasound para malaman na yung gender and yung gusto ko na rin malaman kung ano yung condition ni baby. Aside dun sa kailangan i-monitor yung kinakain mo and yung pag-gain, yung weight mo, minomonitor ko din yung sugar ko and yung blood pressure. Kailangan naka-monitor pa din yan. Ang advice ni OB sa akin is i-check ko at least weekly, pero nakakalimutan ko at times. And then, sa pag-aalaga ko naman sa sarili ko, as much as possible, kapag ka naaalala ko, naglalagay pa rin ako ng oil sa tummy ko to avoid getting too much stretch marks. So, hindi maiwasan, pero actually nagkakaroon na ulit pa konti-konti. Pero as much as possible, i-hydrate lang natin yung kailangan lang ma-moisturize and ma-hydrate yung tummy para hindi ganun dumami masyado yung stretch marks, if ever. And so far, mapipil mo kasi yun eh, yung parang may nagka-crack na skin, parang may nababanat na skin, ikaw mismo mapipil mo yun, yung parang biglang may nag-stretch na skin, yun na yun. Feeling ko yun na yung start ng stretch marks. Possible, pine-prevent ko siya na dumami, or pine-prevent ko siya, naglalagay ako ng olive oil. Ito, nilagay ko siya sa isang container. Kapag naalala ko maglagay, dun ako naglalagay. So, ayun. What else? Ang aking due date is May 23. Hindi ko sure kung kailan yung next vlog ko. Makakapag-vlog ako ulit with my pregnancy next month or bago ako manganak.
But I'll try. Ayan. So regarding naman sa pagtulog ko lately, medyo hirap na din sa pagtulog, especially yung position ng pagtulog, yung pagsa-side side. Most of the time, yung position ng sleep ko is on the left side kasi yun talaga yung parang pinaka-comfortable position ko kapag natutulog ako. Pero minsan nakakangalay din kasi. So, ayun, papalitan ako minsan sa right side. Hindi na rin ako makatulog ng straight lang na position. So, gusto ko talaga naka-side. Which is, I think, advisable talagang matulog on your left side. And then last, siguro, regarding sa pagkikilos, siguro konting advice na rin, huwag masyadong yuyuko. Nakaka-stress kasi yung masyadong pagyuko. And then, as much as possible, lean your back. Kasi nakakangalay sa likod, nakakangawit. Mabigat na kasi sa... mabigat yung feeling sa katawan. And madaling nangangalay talaga yung likod, yung balakang. So, lagi ako, as much as possible, lagi nakasandal yung likod. And then, bawal nang magbuhat ng mabibigat. So, as much as possible, iwas sa pagbubuhat ng mabigat. Although, minsan hindi mo maiwasan. Lalo na meron na akong baby, minsan nagpapakarga pa rin siya. So, siguro wag lang matagal. Kasi minsan, pagka medyo natagalan yung pagkarga ko sa kanya or pagka nakikipaglaro siya sa akin, kinagabihan nun, parang sumasakit yung puson ko, nagko-contract ako. So, as much as possible, iniiwasan ko rin yun, mag-contract. And syempre, of course, kailangan pa rin mag-ingat. Kasi hanggat hindi lumalabas, hindi ka tumutungtong ng 37 weeks kay baby, hindi pa rin safe. So, iniiwasan pa rin natin yung miscarriage. So, hopefully, malampasan natin to hanggang sa umabot ng 37 weeks si baby para safe na yung delivery if ever man. So, ayun lang. Ayun lang, guys. Thank you for watching. And I'm just happy na nakapag-share ako sa inyo ng pregnancy update ko with my second baby. Kasi last time, hindi ko nagawa yon. So, para na rin sa akin. Para may babalikan din ako memories para pagdating ng panahon may babalikan din ako memories regarding my second pregnancy and yon. Ayun lang. Thank you for watching and keep safe. Yes. This is Isha. That's Isha. So yun lang. Thank you for watching and have a great day. Stay safe. Bye. Bye muna. Bye. Bye. Bye guys. Bye. See you next time. See you. Bye. See you next time. Bye.